Sa wakas mga idol, ang isa sa pinakamatandang eroplano ng Philippine Air Force ay magre-retiro na. Ito nga po ay ang Fokker F-27-200 Friendship Aircraft. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang pinakamatanda nga pong serviceable na Fokker F-27-200 Friendship Aircraft ng Philippine Air Force at posibleng sa buong mundo ay nakatakda na nga pong magretiro kapag dumating na sa Philippine Air Force ang kanilang bagong Airbus Casa C-295W Transport Aircraft na siyang papalit sa nasabing eroplano. Ang Fokker F-27 Friendship na may tail number 590259 ay ginawa noong 1959 at nagserbisyo sa Philippine Air Force sa loob ng 63 taon. Ang eroplano nga pong ito ay nagamit na bilang presidential o VIP aircraft at troop carrier o light transport aircraft. Ang Fokker F-27 Friendship ay isang turboprop airliner na dinevelop at minamanufacture ng Dutch aircraft manufacturer na Fokker. Ito nga po ang most numerous post-war aircraft na minanufacture ng Netherlands. Ang F-27 din ay isa sa pinaka-successful na European airliner sa kanyang era. Ang eroplano nga pong ito ay dinevelop noong early 1950s pa na may intensyon na makagawa ng capable successor sa naunang piston engine powered airliners at maging isang commonplace sa merkado. Ang isa nga po sa naging pinakamagandang desisyon para sa F-27 ay ang pag-adapt sa Rolls-Royce Dart turboprop engine. Ang paggamit nga po sa makinang ito ay nagbibigay ng less vibration at less naingay na nagpo-provide ng improved conditions para sa pasahero. Ang eroplano nga pong ito mga idol ay unang lumipad noong November 24, 1955 at na-introduce noong November 19, 1958. Kasalukuyan na nga po itong out of production at ang ibang units nito ay aktibo pa rin sa iba't ibang mga bansa. Sinimulan nga po itong gawin noong 1955 hanggang 1987 at meron na nga pong halos 600 units ang mga nagagawang ganito. Ang bagong modelo nga po ng eroplanong ito ay ang Fokker 50. Ang eroplano nga pong ito mga idol ay pinapalipad ng 2 hanggang 3 crew. May capacity nga po ito mula 48 hanggang 56 na pasahero. Ang eroplano nga pong ito ay may habang 25.06 meters, may wingspan na 29 meters at may height na 8.71 meters. Ang wing area naman nga po nito ay 70 square meter. Ito nga rin po ay may empty weight na 11,204 kilograms at may maximum takeoff weight na 19,773 kilograms. Ang power plant naman nito mga idol ay 2 Rolls-Royce Dart MK5327 2-stage compressor turboprop engine. Ito nga po ay may cruise speed na 460 km per hour, may range na 2,600 km at may rate of climb na 7.37 meter per second. Sa hinaba-haba nga po ng pagsiservisyo ng eroplanong ito ay siguro nararapat na na magretiro na ang Fokker F-27 Friendship sa Philippine Air Force. Hindi nga po matatawaran ang mga naimbag ng eroplanong ito sa ating bansa. Napakinabangan nga po ang eroplanong ito sa loob ng mahabang panahon at nagbigay karangalan sa Armed Forces of the Philippines. At dahil sumasailalim nga po sa Modernization Program, ang Armed Forces of the Philippines ay kailangan na nga pong palitan ang mga lumang kagamitan nito. Kaya't upang i-improve ang airlift capabilities, alinsunod sa mga previous improvements na naganap nitong mga nagdaang taon, ang Philippine Air Force ay nagkaroon ng acquisition para sa additional na mga medium tactical transport aircraft para sa 228th Airlift Wing. Ito nga po mga idol ay under ng Horizon 2 Phase Priority Projects ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang Philippine Air Force nga po ay nakatanggap ng approval upang ituloy ang Medium Lift Aircraft Acquisition Project. Kung saan dito nga po ay tinitignan nila na makabili ng 3 units na mga bagong Medium Lift Tactical Transport Aircraft. Ang mga eroplano nga pong ito mga idol ay ang siyang papalit sa mga Fokker F-27 Friendship ng Philippine Air Force. Kaya't malaking bagay nga po ang Modernization Program mga idol dahil pinapalitan nito ang mga lumang kagamitan ng ating bansa. Ito nga po ay upang maiwasan na rin ang disgrasya at maging upgraded na rin ang mga kagamitan ng Philippine Air Force at ng buong AFP. Kaya't dapat pa nga po itong ipagpatuloy mga idol hanggang sa maging solido at maging malakas na ang puwersa ng ating bansa.
Ang mga eroplano nga pong ito ay hindi lang nagagamit sa military missions kundi pati na rin sa humanitarian assistance, disaster response at relief operations. Hindi nga lang po dapat mga transport aircraft ang bilhin ng Pilipinas kundi pati na rin ang mga multi-role fighter aircraft at attack helicopters. Ang mga ito naman nga po ang magbibigay ng lakas sa puwersa ng ating bansa na makikipagsabayan pa sa iba't ibang mga nasyon. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!